Good day, magandang araw. Nandito na naman kami, Dalimbas Mandaragit Eagles Club. Sa ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung tinatawag na katarungang pangbarangay law na nangyayari araw-araw sa bansang Pilipinas. Itong katarungang pangbarangay law ay matatagpuan sa Republic Act 7160, yung Local Government Code of 1991. In each barangay, according to the law, there is created a lupon. Merong lupon. And this lupon is headed by the punong barangay. Siyang chairman ng lupong tagapamayapa. Wherein the chairman exercises judicial function. Parang korte din. Para. And this unique power is not available to executive heads of other local government units like the mayor or governor. Only the barangay of the chairman of the barangay concerned exercises judicial function among local government units officials. Okay. Now, minsan, minamata-mata, ilupon niya lupon, huwag niyong matamatahin. Irespeto. Kasi binigyan sila ng trabaho ng gobyerno. And because of that, members of the lupon are persons in authority while in the performance of their official duties. Bakit kailangan pagharapin itong mga parties in a controversy before the barangay? Well, by compelling the disputants to settle their differences through the intervention of the barangay leader, the barangay chairman, din yung hindi nila pagkaunawaan o yung pagkagugulo-gulo nila o yung the animosity generated by court litigations between members of the same barangay or the same city or municipality is avoided. The lupon of each barangay have the authority to bring together the parties actually residing in the city or municipality for amicable settlement of all disputes. Lahat ng disputes. Kaya lang sa batas, pag sinabing all, huwag mong sabihin, ay lahat pala. Mahilig yung batas nagsasabing except. Okay. So all disputes except what? Where one party in the controversy is a government, like government-owned or controlled corporation, eh, hindi na dadaan yan ng katarungang pangbarangay law. Diretso na, you can file a complaint before the court or kung may criminal action, the government concerned through its officers will file a criminal complaint. Now, another one where the katarungang pambarangay law is not applicable is that where one party is a public officer or employee, and the dispute relates to the performance of his official function. Like for instance, isang taga-gobyerno na napak, nanuntok. While in the performance of his duties, ikailangan pa ba idaan sa barangay before the victim, the complainant, can institute or file a complaint before the office of the city and or provincial prosecutor? No need, right? Another one, ano ang crime na nagawa niya? Attempted homicide. Hindi nadadaan yan ng katarungang pangbarangay conciliation. Bakit? Because under the law, offenses punishable by imprisonment exceeding 1 year or a fine exceeding 5,000 pesos, there is no need of a prior barangay conciliation proceeding. Another one, offenses where there is no private offended party. Tanong, meron bang krimen na walang private offended party? Yes, marami. Oh, like for instance, violation of a city or municipal ordinance. Ito, come on, ano yung ordinance na yan? Penalizing yung nagtatapon ng basura. Actually, meron ding presidential decree on that. Or there is an ordinance prohibiting yung vending o yung pagtitinda ng gasolina doon sa mga sari-sari store. Bawal yun. There is no private offended party in this case. And that is why prior barangay conciliation proceeding is not required. Okay. Ang tanong, saan natin, saang barangay isasampa ang kaso? Well, disputes between persons actually
residing in the same barangay shall be brought for amicable settlement before the lupon of the said barangay. So if the complainant at ang inireklamo, ang tawag doon, respondent, are residing in Barangay San Luis in Antipolo City, so the complaint shall be filed before the lupon of Barangay San Luis, Antipolo City. Paano naman magkaibang barangay sila? Well, if the complainant is residing in Barangay San Luis and that the respondent resides in Barangay San Juan, ay doon yung ipapile. The dispute involving actual residents of different barangays within the same city or municipality shall be brought where the respondent resides. So saan? Sa San Juan. Barangay San Juan. Paano kung maraming respondents? Yung isa nakatira sa barangay, ang complainants, Barangay San Luis. Ang mga respondents nakatira, Barangay San Juan, Barangay Bagong Nayon, Barangay Santa Cruz. Isaan? Isa sampa. Ikaw ang complainant. You can file the complaint. Mamili ka. Pwedeng Barangay San Juan, Barangay San Bagong Nayon, or Barangay Santa Cruz, or in any of those barangays, in any of the barangays where the any of the respondents resides. Okay. We mentioned about actual residence. Take note ito, ha. Yung katarungang pangbarangay na tinatawag natin, itinatawag ng batas, applies only to parties who are actual residents of the city or municipality. Dapat merong physical presence in a temporary, in a permanent character. Residente talaga. Okay? Halimbawa, nagkabugbugan, etc. Or any other crime na sakop ng katarungang pangbarangay lo. Saan ba nakatira yung complainant? Or saan ba nakatira yung respondent? Doon sa isang hotel sa Mabini Street, Ermita, Manila. Temporary lang yun. Transient lang yun. He is not an actual resident of Manila. And that is why the complaint, the criminal complaint, can be filed directly before the office of the city prosecutor of the city of Manila without first undergoing the katarungang pangbarangay conciliation proceedings. So, ganoon. Okay, so maliwanag. Nako, mayroong mga barangay, minsan ang higpit, na sobra ng higpit. May nagreklamo, anong sasabihan pa? Asan na yung complaint mo? Asan na yung statement? Wala ka palang statement. I-type mo muna. Gumawa ka muna ng salaysay in writing. Bumalik ka na lang at bumalik. Huwag nyo, kung sa mga barangay na nakarinig dito, huwag nating i-require. Why? Because the complaint of an offended party or yung complainant, it can be oral, it can be in writing. Pero siyempre, mas maganda yung written complaint. Pero pwedeng oral, ha? Kayo sa barangay, huwag niyong hingian, ha? I-record niyo na lang kung oral ang reklamo. I-record niyo at padalhan niyo yung summon, yung respondent. Now, the katarungang pangbarangay applies only to natural persons. Aba, ano ba yung natural persons? Tao lang. Tao, not to juridical persons. Sabi mo kanina tao, mayroon palang juridical persons. Ang juridical persons na tinutukoy, yung artificial being created by law, like for instance, the corporation. Mayroon ding partnership, mayroong kooperatiba. If one of the parties is a juridical person, hindi nadadaan ng katarungang pambarangay conciliation proceeding. Okay, now, paano ikaw yung nagreklamo? Ikaw palang nagreklamo. You should appear personally before the barangay. But without the assistance of counsel. Paano yung nireklamo? Pupunta din ako. Yes, personal. Also, without the assistance of counsel. Hindi pwede yung mga representative. Unless one of the parties is a minor. Pwede ang representative who is not a lawyer. Why? Well, under the law, lawyers are not allowed. Lawyers are not allowed to appear before the barangay as lawyer. Hindi po pwede. Unless si lawyer yung complainant or si lawyer yung respondent. Mag-appear ka. You can appear. Right? Kasi ikaw yung party. Okay. Now, suppose nagkakaroon ng agreement. Once the parties agreed to amicably settle their settlement, ibig sabihin napakahusay ng lupon ng barangay. Marunong siya. At mababait din pala itong parties at nag-agree naman.
Well, this time their settlement shall be put in writing. Papipirmahan yan sa partes, yung pinagkasunduan niya. Pipirmahan din ng mga membro ng Lupon, the chairman ng Lupon, and attested by the secretary. Aba, yung agreement na yun na pinirmahan ng mga partes, hindi yan ordinaryong agreement. Parang katulad, katulad din yan ng desisyon ng hukuman. Kaya nga ang tawag katarungang pangbarangay law, the agreement or settlement between the parties before the Lupon has the force and effect of what? A judicial judgment. Eh aman, ano nga yun kung has the form of a judicial judgment? It can be enforced according to the law. According to law. Ano yun? Pwedeng pupuntahan ng Lupon. Ipatupad ang pinag-usapan. Halimbawa, sabi ang usapan mo, magbabayad ka sa loob ng isang buwan. Nakatatlong buwan na, hindi ka pa nagbayad. Pwedeng i-enforce ng Lupon yan. Pwedeng puntahan ng Lupon, kukunin yung mga personal property which are not exempt from execution. Kukunin yun. Anong gagawin? Kinuha, ibigay sa complainant? Ay, hindi. Just like sheriff in court, it shall be sold in a public auction at ang napagbintahan o sa English ang tawag, yung proceeds ay ibibigay doon sa complainant. Pero may sobrang 2,000. Uy, yung 2,000, huwag kupitin, ha? Bakit? Ibalik mo yun sa may-ari. Sino may-ari? Yung respondent. Ibalik. E paano naman kung sa tingin mo yung agreement na yun, walang visa? Bakit? Kaya ka lang naman pumirma, kaya ka lang pumayag, itinatakot ka ng Lupon o tinatakot ka ng complainant. Yung pala, mayroong mga kasamahan sa labas na sige, pag hindi ka pumirma, lagot ka. Aba, under that situation, the offended party can refuge it. Within 10 days, sa loob lang ng 10 araw, pwedeng questionin mo yan na walang visa yan dahil tinakot lang ako. Saan mo kikwestiyonin? Before the Lupon. Or you can go to the municipal trial court to refuge it, the amicable settlement. Pag hindi na refuge it within 6 months, then the agreement, the settlement shall be enforced by the Lupon. Tandaan nyo, pag pumunta si Lupon, parang sheriff yan ng court. Now, how about if the issue is not seated, hindi nagkasundo kahit anong galing ng barang ng mga Lupon, ang gagaling. Hindi talaga, ayaw ng complainant. Itong respondent naman, hindi man lang humingi din ng tawad. Well, under that situation, the Lupon shall issue a certificate to file action. Mag-i-issue sila ng certificate to file action. Anong meron sa certificate to file action? Yun na yung instrumento. That is the document to be used or to be utilized by whom? By the complainant as a document or instrument showing that there was no settlement and I am now filing a complaint, criminal complaint with the office of the prosecutor or a complaint in the municipal trial court if it is a civil action. At tandaan nyo sa fiscal, marami nagkakamali. Pupunta yon sa piskalya o yung tawag, ang official designation ng office of the prosecutor, fiscal, office of the prosecutor. Magdadala, daladala yung certificate to file action. Ma'am, sorry, hindi yon . Kailangan you have to prepare your complaint affidavit, the affidavit of your witnesses, kung mayroong medical certificate dahil nasuntok ka, i-attach yon, and you have also to attach the certificate to file action issued by the Lupon. Without the certificate to file action issued by the Lupon, where the criminal complaint is within the coverage of the Katarungang Pangbarangay Law under Republic Act 7610, the local government 7160, the local government code of 1991, pasensya na lang, yung complaint mo will be dismissed outright by the office of the provincial or city prosecutor. Yung sama ng law mo, ba't dinismiss ni fiscal? No, because you did not comply with the requirements of the law. Okay, so maraming salamat. Marami pa kaming i-discuss dito. Marami pang itutulong sa mamayan, sa sambayan ng Pilipino, ang Limbas Mandaragit Eagles Club na inuulit ko matatagpuan sa Antipolo City, province of Rizal. Maraming salamat. Good day.